Okay, Android Dev Unit by Navitokia Angeles Pampanga. So, Fortuner 26 model. Basag yung original na screen display ng head unit ng customer. So, i-replace natin siya ng Android Dev Unit by Navitokia Angeles 9 inches display. Ayan, ayan, natapos na tayong mag-install ng Android Dev Unit para sa Fortuner 2006 model. So, yung Fortuner na Android para sa Android Dev Unit is with 360 camera siya. So, double check natin yung 360 camera. So, punta tayo dun sa apps. Pagka-click mo ng apps, yan yung rear viewing niya. Ito yung front viewing, left side view, right side view, left and right view, left, front, right viewing. So, itong 3D, ito yung tinatawag na bird's eye view or panorama. So, yan. Na-adjust yan. Mache-check natin kung tama yung pagkakapark ng sasakyan natin. Tapos, itong 360 camera na to is option siya na magsisave ng records. So, apat na camera while driving, magsisave ng records. Lagyan lang siya ng flash drive dito. So, magsisave na siya. At least 2TB pwede siya mag-save ng records. So, yung Android version ng Android natin is latest version siya, Android 13 version, 2GB RAM, 32GB ROM, octa-core. So, ito is SIM with SIM slot na rin siya. Nandito yung sa glove compartment, yung lagayan ng SIM card para magkaroon ng sariling internet access. Para kung gagamit siya ng for example, YouTube, gagamit siya ng Google Maps, Play Store kung meron siyang gustong i-download, at Chrome kung meron siyang gustong i-search. So, latest update na rin to, yung kanyang Z-Link is Z-Link 5 na siya. So, yung Z-Link 5 is CarPlay yun, iOS, pwede siya mag-mirror without cable. So, yun yung use ng Z-Link. So, ito yung pinaka-display home niya. Android Dev Unit by Navitokia Angeles Pampanga.